nasa 3 kilo. Awan, dalawang kilo. Oh, tingnan natin. Ayun. Kulang ko lang 2 kilo pala. 2 kilo. Normal ano lang siya. So, ito siya guys. Ito. Yung kabuuan niya. Tatatarin natin. Maligalig ng Europe kasama niyo dito. Tara na at sumama. Tara na at magala. Kasama ang maligalig kahit saan man magpunta. Kahit saan ililibot. Kayo ay iikot. Kahit saan ang sulok. Basta makalimot. Mga kaligalig. Kasama kayo dito. Kulitan at asaran. Tawanan at mga biro. Tara at sumama. Tara at magala. Kasama ang ating maligalig. Sumama ka dito. So welcome back again mga kaligalig. Meron tayong lulutuin ngayon at ito ay marami rin naman nagsasabi, pati mga doktor pinapayo to, na ito na yung alternatibong pamalit sa baboy. So ito siya guys, lulutuin natin na rabbit. So pangalawang beses ko palang nagluto nito, nung isang araw nagluto rin kami at nagustuhan ko naman ang lasa at maganda naman ang mga benepisyo sa katawan. So tara, lutuin natin siya at ibang klaseng luto naman gagawin natin, subukan natin yung ganun. Kasi nung isang araw ang niluto parang adobo din. Ngayon, tignan natin naman. Parang adobo din naman ang gagawin ko pero may twist. So tara, subukan natin to. Ito yung ating rabbit. May timbang siya ng nasa 3 kilo. Awan, 2 kilo. Tignan natin. Ayun. Kulang ko lang 2 kilo pala. 2 kilo. Normal ano lang siya. Rabbit. So, ito siya guys. Ito. Yung kabuuan niya. Tatatarin natin. Kasi baka mabiyak. Sira yung laman loob. Maganda ang laman niya. So guys, dun sa mga hindi pa nakakatikim ng rabbit, try nyo na kasi maganda talaga siya guys. Para maganda ang benepisyo sa katawan. Marami na palang nagninegosyo nito sa Pilipinas guys. Tsaka medyo may kataasan pa yung presyo niya ngayon dyan. Kahit naman dito, mahal pa rin ito eh. Kasi nga, kahit normal na kinakain ito rito. Ubus-ubus siya talaga pagka nalagay siya sa grocery. Ubus na siya kagad. So ayan yung ating karne. Karne ng rabbit. Pakukuluin natin to ngayon ng may luya muna tapos tatapon natin. So ayan, sinalang na natin. Pakukula natin siya sa may luya. Ayan.
Tapos yung unang ano na yan, kulo na yan, tatapon natin bago natin na ayusin ng pagluluto. So, ito yung mga simpleng ingredients na gagamitin natin. Sibuyas, luya, bawang, at Thai red curry, at saka gata. Ngayon, yung ating ibang mga ingredients naman, nandito dito, madali ko naman itong kunin. Yung ating asin. Meron tayong bechin nandyan, pero hindi tayo gumagamit ng bechin. Yung ating mga paminta nandyan. Meron din tayong oyster sauce kung kailangan natin lagyan. So, titikman muna natin. So anyway, balikan ko kayo mamaya guys. At tignan natin yung pinakukulo nating karne. So guys, ito na. Hinango ko na yung karne ng rabbit natin. Ito na siya. O, tignan nyo yung texture. Maganda, di ba? Para lang siyang manok. Maganda yung laman. So ngayon, magpapainit na ako ng mantika ron. Magigisa ako para dun sa ating ibang ingredient. So lalagay na po natin yung ating bawang. Antayin natin itong golden brown. Hintayin natin siya mag-golden brown bago natin ilagay yung sibuyas. So yan guys, at least medyo golden brown na siya. Lagay na natin yung ating onion. Yun. Lagay natin yung onion. Disclaimer lang, dun sa mga ekspertong nagluluto nito, ibang style kasi yun sa akin. So, ayan. Tinanala natin kung anong kalalabasan nito, mga kaligalig. Tapos lalagay ko na rin yung luya. Ayan, luya. Lagay natin siya. Tapos halu-haluin. Ito na muna ang content ni Maligalig habang hindi ko nakakabiyahe. Luto. So dahil naluto na natin yung karne ng hindi natin pwedeng iilagay na rito yung mamaya na siya, kaya inuna ko yung gata. Ayan, makikita niyo, gata. Okay, muna yung gata. Maluto yan. So pwede na rin natin na isabay ito. Ilagay na natin para kumulo. Tsaka natin lalagay yung karne. So ayan siya guys. Yun ang itsura niya. Tayin lang natin kumulo-kulo ng konti. Ilalagay na natin yung karne ng rabbit. Lagyan natin ng cinnamon powder. Ayan. Cinnamon powder. Konti lang. Tapos, konting pamintang durog. Konti lang din. Wala nang takal-takal to. Baro-baro to. Takpan natin uli para mamaya ilalagay natin yung karne. Yung bay leaves, mamaya na natin lalagay sa uli. So, ayan na yung naging itsura niya, guys. Ha? Wala pa yung karni ng rabbit. So, nakita nyo naman kanina yung mga ingredients na nilagay natin. Wala na sukat-sukat kasi yung mga master chef,
Karkulado na nila yan. Tsaka yung mga maliligalig na tagaluto. So, abangan nyo na lang guys mamaya. Pag kumulo ng konti, ilalagay natin yung karne. Kasi yung karne, luto na siya actually. Kaya hindi na natin pwedeng patagalin dyan. So, yan guys, kumukulo na. Lalagay na natin yung karne. Yan na natin siyang maluto dyan. Kasi actually, luto na to. Napakuluan. Ngayon, kukulo na lang dyan. So ayan na guys, nailagay ko ng lahat yung karne. Antayin natin siyang kumulo. At ilalagay ko na rin maya maya yung laurel. Okay na yan actually, okay na yan. At nilagyan ko na rin ng konting asin to taste. Bahala na mamaya, titikman natin uli kung ano lasa pagkakumulo. So ayan guys, nilagay ko na yung laurel. Takpan natin siya uli. At nagsasaing na rin ako ng ating kanin, brown rice. Healthy lifestyle, brown rice ang ating kanin. At healthy din yung ating ulam. So, magandang kalalabasan nito. So, welcome back again mga kaligalig. Tapos na. Tapos na ating niluluto at tayo kakain na. At halos konting-konti na lang to. Ito, done. At tapos na to. So, tara at magkakain na tayo. So, guys, eto na. Eto na siya. Eto yung aking brown rice. So, brown rice, meron tayong tubig. May mineral water tayo. Ayan siya. Ayan siya yung curry rabbit meat. So, paano? Kain na mga kaligalig, tikman natin ang rabbit meat. At ito naman ginagarantya ko sa inyo, napakasarap talaga ng rabbit meat at masustansya at maganda sa pangangatawan. So ini-encourage ko kayo guys na subukan nyo rin ng kumain ng rabbit at malalaman nyo kung ano ang meron. At subukan nyo rin magsuri para sa mga ganitong karne at kung ano mga luto ang dapat gawin. At 100% kinagarantya ko sa inyo magiging maganda ang kalusugan nyo rito. So, hanggang sa muli, mga kaligalig. Kainan na muna.